Are you sure you want to do this, Iha? Tanong kay Janine ang amang si Javier nang sabihin niya sa ama na pumapayag siyang mapakasal sa anak ng kaibigan nitong si Conrado Borromeo. Isang kilalang businessman si Don Conrado. Nabaon sa utang ang ama ni Janine sa matandang negosyante dahil sa pagkakasakit ng kanyang ina. 2 taon nang nakalilipas mula nang tuluyang pumanaw ang ina sa sakit na ovarian cancer. Kasabay ng pagkawala ng ina ay ang unti-unting pagkalugi ng printing company ng pamilya nila dahil napabayaan yun ang ama. Ilang araw ang nakaraan ay nakausap ng kanyang ama si Don Conrado. Ayon sa amang si Javier, naglatag ng kasunduan ng matandang negosyante. Sinabi ng Don na kakalimutan nitong utang nila sa matanda kung papayag si Janine na magpakasal sa panganay na anak nito. Bukod pa roon ay ipinangako rin ng Don na tutulungan nitong maisalba ang papaluging negosyo nila. Eh, hindi naman ako papayag kung hindi buong desisyon ko, Dad. Sagot ni Janine sa ama na katabi niya sa inuupo ang sofa. Pero ako dapat ang nagbabayad sa utang ko kay Don Conrado. Hindi ikaw, anak. Pagbuntong hininga ng ama. Naisip ko na ibenta tong bahay natin para makabayad ako kay Don Conrado. At kung inaalala mong kumpanya natin, siguro ay dapat ko nang hayaan na magsara yun. Pwede naman ako magtrabaho bilang normal na empleyado na lang. O kung papala rin, pwede ako magsimula ulit ng maliit na negosyo sa susunod ng mga taon kapag nakabawi ako. Sa tingin mo, magugustuhan ni Mommy na mawala sa atin tong bahay, Dad? Alam mo kung gaano kamahal ni Mommy tong bahay. At hindi rin niya gugustuhin na magsara ang kumpanya. Isipin mo rin ang mga empleyado na umaasa sa atin, Dad. Pero lalong hindi magugustuhan ng mami mo kapag nagpakasal ka sa lalaking hindi mo naman mahal, Iha. Kapag hinayaan ko mangyari yun, sigurado akong bababa ang mami mo kung nasan man siya ngayon para pagmultuhan ako. Ayaw mo nun, Dad. Makikita mo ulit si Mommy. Pabirong sagot ni Janine sa ama. Bahagyang natawa ang ama sa sinabi niya bago ito umiling. I want to see her again, but not in that way. Isa pa, alam mo kung paano magalit ang mami mo. Sigurado akong magagalit siya sa akin kapag hinayaan kita magpakasal sa lalaking hindi mo kilala. Kinagat ni Janine ang ibabang labi. Pagkatapos ay maliit siyang umiti sa ama. Ang totoo niyan, Dad. Kilala ko ang panganay na anak ni Don Conrado. Really, Iha? Pero paano mo siya nakilala gayong ilang taon na siyang nakatira sa Amerika? College ako nang makilala ko si Clinton, Dad. 4th year college siya habang 2nd year naman ako. Nakakausap ko siya dahil pareho kami member ng isang organization noon sa Ateneo. Alam kong bukod sa gwapo, matalino siya at mabuting lalaki. Kaya walang kaso sa akin kung siya magiging asawa ko. Nakangiti at kibit-balikat na wika ni Janine sa ama. Pinagmasdan siya ng ama. Iha, be honest with me. May gusto ka ba sa anak ni Don Conrado? Yes, Dad. I like him. Bahagyang nakangusong pag-amin ni Janine sa ama. College pa lang ay malaki na ang paghanga ni Janine sa anak ni Don Conrado na si Clinton. Subalit sa loob ng 1 taong nakasama niya ang binata sa Ateneo, ay hindi niya nagawang aminin dito ang nararamdaman. Hanggang sa nalaman na lang niya na umalis pa Amerika ang lalaki upang pamahalaan ang negosyo ng pamilya nito sa naturang bansa. Yun ba ang dahilan kung bakit wala kang naging nobyo sa nakalipas ng mga taon? Dahil lang anak ni Don Conrado ang gusto mo? Tanong kay Janine ng ama. Eh, hindi naman sa ganun, Dad. Masyado lang talaga ako naging abala sa karir ko. Sa edad na 28, ay nanatili pa rin single si Janine. Ni hindi pa siya nagkakanobyo. May mga nandigaw naman sa kanya, subalit wala siyang natipuhan sa mga ito. Naging priority niya kasi ang karir niya sa mga nagdaan taon. Isang licensed architect si Janine at kasalukuyan nagtatrabaho sa isang sikat na architecture firm sa bansa. Pero kung sakali magkaka-boyfriend ako ngayon, gusto ko yung tulad ni Clinton Borromeo. Wika pa ni Janine sa ama. So don't worry, Dad. Hindi ako napipilitan sa desisyon kong magpapakasal sa anak ni Don Conrado. I already like him, and I know he'll be a good husband to me. Sa sinabing yun ni Janine, ay napapayag niya ang ama na makipagkasundo sa matandang Don. Kinabukasan nga ng gabi, ay inimbitahan silang mag-ama ni Don Conrado sa bahay nito upang pag-usapan ang nakatakdang pagpapakasal ni Janine sa anak nitong si Clinton. Nagpapasalamat ako na pumayag ka magpakasal sa isa sa mga anak ko, Iha. Wika kay Janine ni Don Conrado sa gitna ng pagkain. Bukod sa kanilang mag-ama,
ay wala nang iba pang kasama ang Don sa mahabang dining table ng mansyon. Pumanaw na ang asawa ni Don Conrado habang ang dalawang anak nito ay parehong nasa Amerika. Nakausap ko na rin ang anak kong si Clinton. In 2 weeks, uuwi na siya dito sa bansa para paghandaan ng kasal niyo, iha. Pagpapatuloy pa ng Don. My son mentioned that you two already knew each other. Kaya nasisiguro kong hindi magiging mahirap sa inyo na pakisamahan ang isa't isa. Natigilan si Jane sa huling sinabi ng matanda. Alam po ni Clinton na akong pakakasalan niya? Yes, I told him about you, iha. At nabanggit nga niya sa akin na magkakalala na kayo. Ano kaya nagreaction ni Clinton nang malaman niya na akong pakakasalan niya? Tanong ni Janine sa isip habang sumisimsim ng wine. Huling beses na nakita ni Janine si Clinton ay noong mamatay ang ina nito, 3 taon na ang nakalilipas. Isinama siya ng mga magulang sa burol ng namayapang ginang at doon nga sila muling nagkita ng binata. Pagkatapos ng hapunan, ay nagsimulang mag-usap ang kanyang ama at si Don Conrado tungkol sa negosyo, habang si Janine ay nagpa siyang maglibot sa mansyon ng mga Borromeo. Nakuha ang atensyon ni Janine ang malaking painting na nakadisplay sa sala. Sa painting na yun ay kasama ni Don Conrado ang dalawang anak nito. Ang gwapo talaga ni Clinton. Hindi ako makapaniwalang magiging asawa ko siya. Mahinang bulong ni Janine sa sarili habang nakatingin sa portrait ni Clinton na nakatayo sa kanan ni Don Conrado. Ilang segundo ang nagtagal ang tingin niya roon bago dumako ang mga mata niya sa lalaking nasa kaliwa ng Don, ang bunsong anak nito na si Clark. Parehong kilala ni Janine ng magkapatid na Borromeo. Sa katunayan ay kaklase niya noong kolehiyo si Clark. Akalain mo yun, Clark? Sino ang mag-aakala na magiging sister-in-law mo pala ako? I wonder what would be your reaction. Nakaangat ang sulok ng labing pagkausap ni Janine sa portrait ng bunsong anak ng matandang negosyante. Inalis ng dalaga ang ngiti sa painting nang magring ang cellphone niya. Kinuha niya yon mula sa bag at nakita ang best friend na si Olive ang tumatawag. Janine, are you free today? Nood tayo ng sine. May complimentary ticket ako galing sa boss ko. Bungad sa kanya ng kaibigan mula sa kabilang linya. Sorry Olive, I'm with Dad right now. Nandito kami sa Alabang. Sagot ni Janine sa babae habang naglalakad papunta sa pool area ng mansyon. Alabang? Yeah, sa bahay ni Don Conrado Borromeo. Borromeo? As in, Borromeo Group of Companies, Janine? Wait, don't tell me umuwi ng bansa yung crush mong si Clinton Borromeo kaya sumama ka dyan sa daddy mo. Bukod sa high school best friend ni Janine ang kaibigang si Olin, ay sa Ateneo din ito nag-aral ng kolehiyo. Kaya naman alam ng babae ang tungkol sa matinding paghanga niya kay Clinton Borromeo. Hindi, Olive. Si Don Conrado lang ang nandito sa bahay niya. But 2 weeks from now, uuwi si Clinton. Anya sa kaibigan. Pagkatapos niyon ay nagpa siya siyang sabihin na kay Olive ang tungkol sa pakikipagkasundo nila ng ama sa matandang Don. Oh my God! Magpapakasal ka kay Clinton Borromeo? Seryoso? Halos pasigaw na tanong sa kanya ng kaibigan mula sa kabilang linya. I couldn't believe it either, Olive. Akala ko nagbibiro lang si Don Conrado nang alokin niya ako na pakasalan ng isa sa mga anak niya. But it turns out he's really serious. Gusto na raw niyang makitang magkapamilya ang mga anak niya. Kaya naisip niyang isailalim sa arranged marriage si Clinton. Pagkukwento niya sa babae. At pumayag ka naman agad. Walang dahilan para hindi ako pumayag sa alok ni Don Conrado, Olive. It's like hitting 3 birds in 1 stone. You know, mababayaran ni Dad ang utang niya. Tutulungan siya ni Don Conrado sa negosyo niya. At higit sa lahat, mapapakasalan ko ang lalaking matagal ko ng gusto. Sagot niya kay Olive. How about Clinton, Janine? Alam kaya niya na ikaw ang napili ng ama niya na maging asawa niya? Sabi ni Don Conrado, nabanggit na raw niya kay Clinton. At nasabi rin daw ni Clinton na magkakilala nga kaming dalawa. Nakangusong sagot niya kay Olive. Dad and I talked to Don Conrado earlier. Sabi niya, pagdating ni Clinton ay magpapakasal na kami agad. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na sa isang iglap ikakasal na ako. And of all people, kay Clinton pa na matagal ko ng crush. Feeling ko tuloy, biglang naging mala-romance movie yung buhay ko, Olive. Mahinang natawa ang kaibigan sa kabilang linya. But hey, mabuti na lang at hindi ang kapatid ni Clinton ang ipapakasal sa'yo, Janine.
I don't think papayag ka kung sakaling si Clark ang magiging asawa mo. I can still remember kung paano mo laging halos isumpa sa inis yung kapatid na yun ni Clinton. Napairap sa kawalan si Janine nang banggitin ng kaibigan ng pangalan ni Clark. 2 taon niyang naging kaklase ang binata noong college. Sa loob ng mga panahong yun, ay hindi mabilang ng dalaga kung ilang beses na pinainit ng lalaki ang ulo niya. Kung hindi lang kapatid ni Clinton si Clark, ay baka pinakulam na niya si Clark noon. Kung ano kasing ikinabait ni Clinton, ay siya namang ikinasama ng ugali ng nakababatang kapatid nito na si Clark. Maloko at mahilig mang asarang lalaki. Bukod pa roon, ay ubod ito ng babaero. Gwapong-gwapo pa sa sarili. Aba, hindi talaga ako papayag kung si Clark ang ipapakasal sa akin, Olive. Noong ka na papakasalan kong lalaking yun. He's the complete opposite of his brother. Anya sa kaibigan. Besides, I don't think na si Clark yung tao na magpapapayag na sumailalim sa arranged marriage. Sa playboy ba naman niyang yun? Malabo. Pumapalatak na pagpapatuloy pa niya. Narinig niya ang mahinang tawa ni Olive sa kabilang linya. Grabe ka naman sa complete opposite, Janine. Pareho namang gwapo yung magkapatid. Sa katunayan, mas gwapo pa nga si Clark sa kuya niya eh. Sa ugali lang sila nagkaiba. Kaya inis na inis ka sa kanya at hindi mo nakikita ang kagwapuhan niya. Anong mas gwapo si Clark sa kapatid niya? You're blind, Olive. Kontra ni Janine sa sinabi ng kaibigan. Sinasabi mo lang yan dahil bias ka kay Clinton. Pero siguradong maraming mag-aagree sa akin kapag sinabi ko na si Clark ang mas gwapo sa kanilang magkapatid. Obvious naman yun dahil siya ang hinahabol-habol ng mga babae nung college tayo. Palibhasa, mahilig kayo sa mga bad boy look. Nakasimangot na wika ni Janine sa kaibigan. Muli niyang narinig ang mahinang tawa ni Olive. Ilang sandali pa ay nagpaalam ng kaibigan. Pagbalik ni Janine sa loob ng bahay, ay niyaya na rin siya ng ama na umuwi na. Sa mga sumunod na araw, bukod sa pagiging abala ni Janine sa trabaho, ay inihanda niya ang sarili sa nalalapit na kasal. Gusto niyang maging mas presentable kapag nakaharap niyang muli si Clinton. Naging abala rin ng ama niya sa negosyo kasama si Don Conrado. Hindi kasi natapos ang linggo ay pumirma na ang matanda sa kontrata upang maging bagong investor ng negosyo nila. Mabilis na lumipas ang 2 linggo. Araw ng Lunes, nang ibalita kay Janine ng ama na dumating na si Clinton mula sa Amerika at gusto siyang makausap ng lalaki. Kaya naman pagkatapos mag-out ni Janine sa trabaho, ay dumiretso siya sa restaurant kung saan ayon sa ama ay naghihintay ang kanyang mapapangasawa. Relax, Janine. Mahinang wika ng dalaga sa sarili pagdating niya sa restaurant. Bago siya bumaba ng kotse ay nag-retouch siya ng makeup at siniguro na maayos ang itsura niya. Pagpasok niya sa restaurant, ay iginiya siya ng waiter sa private room na naka-reserve sa pangalan ni Don Conrado. Hi Janine, long time no see. Nabura ang ngiti sa labi ni Janine nang sa halip na si Clinton ay ang kapatid nitong si Clark ang bumungad sa kanya pagpasok niya sa pribadong silid. Nakaupo ang binata sa pandalawahang mesa. Clark? Bakit ikaw ang nandito? Nasaan si Clinton? Puno ng pagtataka ang tanong niya kay Clark. Sa kabila ng pagkabigla, ay hindi niya napigilang hindi pagmasda ng binatang kaharap. 3 taon na rin ang nakalipas mula nang huling makita ni Janine si Clark. Masasabi niyang malaki ang ipinagbago ng lalaki. Ayaw man niyang aminin, subalit mas lalo itong gumwapo. O marahil ay dahil yun sa formal itong tingnan ngayon sa suot nito na long sleeve at slacks. Kuya Clinton is still in the US. Ako lang ang umuwi dito sa Pilipinas, Janine. Nakangat ng sulok ng labing sagot sa kanya nito. Pero hindi ba uuwi siya para sa kasal namin? Tumingin sa kanya si Clark. Pagkatapos ay umangat ng kilay nito. Oh, hindi ba nabanggit sa iyo ni Dad? I'm the one marrying you, Janine, not my brother. Tila nabingi si Janine sa sinabing yun ni Clark. What? Hoy Clark, kung isa na naman to sa mga biro mo, tigilan mo ako pwede. Wala ako sa mood na makipaglokohan sa'yo. Matalim ang tinging sagot niya sa lalaki. Do you think I'm kidding here, Janine? Sa tingin mo ba mag-aaksaya ako ng panahon na umuwi ng bansa para lang biruin ka? Pero malinaw na sinabi sa akin ni Don Conrado na si Clinton ang papakasalan ko. Giit ng dalaga sa kaharap. My brother backed out, Janine. Kuya Clinton can't go into an arranged marriage when he's already in love with someone else.
Hindi niya kayang sundin si Dad na magpakasal sa'yo dahil may girlfriend siya. At dahil ako ang available, ako ang kinubinsi ni Dad na magpakasal sa'yo. Tila nanghina si Janine sa sinabing yun ni Clark. Wala sa sariling napaupo siya sa bakanting silya kaharap ng binata. Kung ganon, bakit ka pumayag, Clark? I mean, kung umayaw si Clinton na magpakasal, pwede namang hindi nilang ituloy ang napagkasunduan. Mahina ang boses na wika niya sa kaharap. Bahagyang nag-angat ng kilay sa kanya si Clark. Hindi pa payag si Dad na hindi matuloy ang kasal, Janine. One thing you should know about my father is that he's a man of honor. Hindi siya sumisira sa napagkasunduan. Pero ayoko magpakasal sa iyo, Clark. Giit niya sa lalaki. Kaya lang ako pumayag sa arranged marriage na to dahil sinabi sa akin ni Don Conrado na sa Clinton ang papakasalan ko. Really? Hanggang ngayon pala gusto mo pa rin ang kapatid ko, Janine. Well, I'm sorry to say this to you, pero wala nang pupuntahan ng nararamdaman mo para sa kanya. Nangaasar ang ngiting wika sa kanya ng lalaki. Dahil naging magkaklase sila ni Clark noong kolehiyo, ay alam ng binata ang matinding paghanga ni Janine sa kapatid nito. Oh, shut up, Clark. Wala kang pakialam sa nararamdaman ko kay Clinton. At kung hindi siyang pakakasalan ko, ako mismo ang kakalas na pagkasunduan namin ni Dad at ni Don Conrado. Sikmat niya sa lalaki. Sumeryoso ang mukha ng kaharap habang nakatingin sa kanya. Don't you think it's too late for that, Janine? I heard from Dad that he already made this huge business deal with your father. Ano sa tingin mo mangyayari kapag umatras ka sa kasal? Dad won't like it, Janine. He's ruthless when it comes to people who breaks promises. I'm telling you, hindi lang niya babawiin ang pagtulong niya sa kumpanya niyo. Siguradong doble pang sisingilin niyang kapalit mula sa inyo. Muling nanghina si Janine sa sinabi ni Clark. Naisip niya ang daddy niya. Alam niyang kapag sinabi niya sa ama na nagbago ang isip niya, ay susuportahan siya nito sa desisyon na umatras sa kasal. Subalit magiging kapalit niyon ang pagkasira ng magandang relasyon ng daddy niya kay Don Conrado. Maaapektuhan ang negosyo nila at kasamang madadamay doon ang mga empleyado na umaasa sa kanila. Kung ganon, ikaw na lang ang umatras sa kasal, Clark. I'm sure hindi mo rin naman ako gustong pakasalan, di ba? At sino naman ang may sabi sa'yo na ayaw ko magpakasal sa'yo dyan? Nakangat ang sulok ng labing tanong ni Clark. Ha? Tigilan mo nga ako, Clark. Sa tingin mo maniniwala ako na gusto mo magpakasal? I know you're a freaking playboy. Kaya sigurado akong ayaw mong matali kahit na kanino. Lalo na sa akin. Well, kapag hindi ako pumayag na magpakasal sa'yo, tatanggalan ako ng mana ni Dad, Janine. And I can't let that happen. So whether you like it or not, magpapakasal ako sa'yo. Sagot ni Clark na siyang nagpaawang sa mga labi ng dalaga. So what are you trying to say? Natanggapin ko na lang to? Na pumayag na lang din ako magpakasal sa'yo? We both don't have a choice at this point, Janine. Ayoko mawala ng mana at ayaw mo rin tuluyang bumagsak ang kumpanya niyo, hindi ba? Malakas na nagbuga si Janine ng hininga bago pagak na natawa. At ano sa tingin mo ang mangyayari kapag naging mag-asawa tayo, Clark? Siguradong magtatalo lang tayo lagi. Hindi tayo magkakasundo. If I remember it correctly, ikaw lang tong laging nakikipagtalo sa akin, Janine. Nakaangat ang kilay at tila natatawang sagot ni Clark. Dahil lagi kang naiinis. Sikpat niya sa lalaki. Alright. Fine. I'm willing to compromise, Janine. Kapag nagpakasal tayo, asahan mong hindi ako gagawa ng bagay na ikaiinis mo, okay? I'll try to be a good husband to you. Ani Clark, kasabay ng pag-angat ng sulok ng labi. Sa tingin mo kaya mong maging mabait na asawa? Sa pagpanggit mo palang sa word na husband, kinikilabutan ako. Sarkastikong sagot niya rito. What? It's been years since we last saw each other, Janine. Kung ano man yung pagkakakilala mo sa akin noon, hindi na ako yun. I've changed, you know? Kibit-balikat na wika ng binata bago inabot ang baso ng tubig. Fine. Sa huli ay matalim na sagot ni Janine sa lalaki. Itutuloy ko ang pagpapakasal sa'yo. Pero huwag kang umasa na magiging normal na mag-asawa tayo. Sa papel lang tayo magiging mag-asawa, okay? Pagkatapos ng isang taon, papayag ka rin na mag-file tayo ng annulment. Hindi pa tayo kasal pero annulment na ang iniisip mo. Nakaangat ang kilay na tanong ni Clark. Sa tingin mo magtatagal ng pagsasama natin kung hindi nga natin kayang tagalan ng isa't isa? Papayag ako magpakasal sa'yo kung papayag ka mag-file ng annulment isang taon pagkatapos ng kasal natin. Alright, whatever floats your boat, Janine.
Muli ay kibit-balikat na sagot ng lalaki. So, can we eat now? O madami ka pang gustong sabihin. Kasi nagugutom na ako. Kanina pa tubig ang iniinom ko habang naghihintay sa'yo. Eh di sana umorder ka na. Hindi ko naman hawak ang menu eh. Pairap na sagot niya sa lalaki. Well, it's rude to do that when you're still talking to me. Hindi naman halatang na-miss mo ako, no? My wife to be. Excuse me? Ang kapal din naman talaga ng mukha mo, no? Humisi sa kanya si Clark. You still haven't changed, Janine. Ang bilis mo pa rin talaga mainis. Sa'yo lang, dahil nakakainis naman talaga yung pagmumukha mo. At ano nga yung sinabi mo na nagbago ka na? Mukhang hindi naman. Wait till we get married, Janine. You'll see how much I've changed. Kumindat ito sa kanya bago nagtawag ng waiter. Nagtempi si Janine na sagutin ng lalaki. Sa halip ay pinili na lang niyang manahimik. Hindi siya makapaniwala sa mga biglang pangyayari. Pakiwari ng dalaga ay nabaliktad ang mundo niya. Just 2 weeks ago, tila nanalo siya sa loto. Subalit ngayon, pakiramdam niya ay tila gusto siyang parusahan ng langit. Hindi niya alam kung paano niya kakayanin na magpakasal kay Clark at maging asawa nito sa loob ng 1 taon. I heard from Dad you're already the head architect in the company you work in. That's impressive, Janine. Wika sa kanya ni Clark sa gitna ng pagkain. Bumaling siya sa lalaki. Nakatingin sa kanya ang binata na may sinserong ngiti sa mga labi. Tulad ni Janine ay architect din si Clark. Wala siyang alam sa naging karir ng binata dahil pagka-graduate nila ay nagpunta na ito sa Amerika. How about you? Paano ang trabaho mo sa Amerika ngayong umuwi ka dito? Hindi napigil ang tanong niya sa lalaki. I was also a head architect in one of my family's subsidiary companies there. But I resigned since I needed to go home, Janine. You see, ang laki ng isinakripisyo ko para sa'yo. So I hope you treat me well in our marriage. Ngisi nito sa kanya. Anong nagsakripisyo ka para sa akin? Baka kamo para sa mana mo. Sikmat niya sa kaharap. Bahagyang natawa si Clark bago nito inabot ang wine glass nito. Hey, hindi ko alam kung bakit ang bilis mong mainis sa akin. Pero ngayon magiging mag-asawa na tayo. Hindi ba pwedeng magkasundo tayo, Janine? I don't want to be here with you for the whole duration of our marriage. Anang lalaki kasabay ng pagseryosa ng mukha nito. Natigilan si Janine sa sinabi ni Clark. Naisip niyang may punto ito. Ayaw din ng dalaga na sa buong durasyon ng pagsasama nila ay makonsumi siya sa lalaki. Fine, I'll try to be civil with you. Basta wag mo lang akong ipoprovoke. Ani Janine sa kaharap. Civil lang? Hindi pwedeng friends? Hindi tayo magkaibigan, Clark. Muli ay mahinang natawa si Clark. Subalit sa huli ay tumango rin ito. Fine, fine. That will do. Let's be civil with each other. 1 oras ang nakalipas ay nagpaalam na siya sa binata. Hindi makapaniwala si Janine na maayos na natapos ang hapunan nila ni Clark. Come on, ihahatid na kita. Wika sa kanya ni Clark habang palabas sila ng restaurant. May dala akong sasakyan, Clark. Then ihahatid kita hanggang sa kotse mo. Hindi na kumontra pa si Janine. Hinayaan niyang ihatid siya ng binata hanggang sa itim na Toyota niya. Take care on your way home, Janine. Wika sa kanya ni Clark nang buksan ito ang pinto ng sasakyan. Salamat. How about me? Wala ba akong ingat galing sa fiancé ko? Nakapamulsang tanong ng lalaki sa kanya. Fine. Mag-ingat ka pa uwi. Okay na po, sir. Bahagi ang nakangatang kilay na sagot niya dito. Narinig niya mahinang tawa ng lalaki kasabay ng pagpasok niya sa driver's seat. Napairap si Janine bago pinaandar ang sasakyan. I can't believe pumayag ako magpakasal sa lalaking yun. Wika ni Janine habang nasa biyahe pa uwi. Pagdating sa bahay ay agad siyang sinalubong ng nag-aalalang ama. Janine, iha, nabanggit sa akin ni Don Conrado na ang bunsong anak na niyang si Clark ang ipapakasal niya sa'yo. Gusto mo pa bang ituloy ang kasal, anak? Alam kong pumayag ka lang sa kasunduan dahil inakala mo ang panganay niyang anak na si Quinton ang pakakasalan mo. Bago po matapos ng ama ang sasabihin, ay hinawakan ito ni Janine sa balikat. It's fine, Dad. Hindi ako aatras sa kasal kahit na hindi na si Clinton ang pakakasalan ko. Pero hindi ba't si Clinton ang gusto mo, anak? Opo, si Clinton ang gusto kong pakasalan kung papipiliin ako. Pero alam kong mabuti ring lalaki si Clark, Dad. Maliit ang ngiting wika ni Janine sa ama. Naging magkaklase kami ni Clark kaya alam kong madali ko rin siyang mapapakisamahan.
Isa pa, wala rin naman siyang masyadong pinagkaiba sa kapatid niya. I mean, guwapo rin siya. Matalino. At alam ko mapagkakatiwalaan. Pagpapatuloy pa ng dalaga upang mawala ang pag-aalala ng ama. Hindi na kailangang sabihin ni Janine sa ama na labag sa loob niyang magpakasal kay Clark. Maging ang kasunduan nila ng lalaki na maghihiwalay sila pagkatapos ng isang taon. Wow, I can't believe na gawa kong purihin si Clark sa harap ni Daddy na hindi umiikot ang mga mata ko. Wika ni Janine sa sarili. Dahil sa mga sinabing yun ni Janine sa ama, ay napanatag ang loob nito. Mabilis na dumating ang araw ng kasal nila ni Clark. Isang simpleng seremonya lang ang napagkasunduan nila ng lalaki. You're beautiful, Leah. I wish nandito ang mami mo ngayon para nakita niya kung gaano kaganda ang anak niya. Masuyong wika kay Janine ng kanyang ama pagdating nila sa malawak na garden ng mansyon ng mga Borromeo. Doon magaganap ang kasal nila ni Clark. Malay mo naman, Dad, nandito lang sa paligid si mami ngayon. Pabirong sagot niya sa ama dahilan upang tumawa ito. Nang ibaling ni Janine ang tingin kay Clark na naghihintay sa kanya sa makeshift altar, ay natigilan ng dalaga. Seryosong-seryoso ang mukha ni Clark habang diretsyong nakatitig sa kanya. Tila nga hindi kumukurap ang binata. Habang naglalakad si Janine palapit sa lalaki, hanggang sa tuluyan siyang makalapit dito, ay hindi nito inihiwalay ang tingin sa kanya. Okay ka lang ba? O nagbago ng isip mong pakasalan ako? Sabihin mo na agad, Clark. Bahagyang nakaangat ang kilay na wika ni Janine sa lalaki. Tila natauhan si Clark sa sinabi ng dalaga. Kumarap ito bago umiti sa kanya. No, I didn't change my mind, Janine. I just found you extra beautiful today. Wika nito habang diretsyong nakatingin sa mukha niya. Kusang nag-init ang mukha ni Janine sa hindi inaasahang mga salita mula kay Clark. Oh, shut up, Clark. Walang dahilan para bulahin mo pa ako. What? I'm just telling the truth, Janine. Bakit ba laging ang defensive mo sa akin? You can just say thank you instead. Come on, let's just get this done and over with. Sa halip ay wika niya sa lalaki. Sa sinabi niyang yun ay hinawakan ni Clark ang kamay niya at iginiya siya sa altar kung saan naghihintay sa kanila ang wedding officiant. Binaliwala ni Janine ang tila kuryenteng gumuhit sa balat niya sa ginawang paghawak ni Clark sa kamay niya. Nagsimula ang seremonya. Halos 30 minuto ang itinagal niyon bago idineklara ng wedding officiant na ganap na silang mag-asawa ni Clark. You may now kiss the bride, deklara ng wedding officiant sa kanila ni Clark. Sabay silang bumaling ni Clark sa isa't isa. Bago pa makapagsalita si Janine, ay hinawakan na ng lalaki ang baba niya. Inaasahan ni Janine na sa pisngi lang siya hahalikan ni Clark. Subalit nabigla siya nang sakupin nito ang mga labi niya. Halos matulala si Janine nang pakawalan ni Clark ang mga labi niya. Gusto niyang pandilatan ng lalaki sa ginawa nito. Subalit wala siyang nagawa kundi mapakurap na lang hanggang salapitan sila at batiin ang mga dumalo sa kasal nila. You okay, Janine? Baling kay Janine ni Clark sa gitna ng wedding reception nila. Nakahiwalay ang mesa nila ng lalaki sa mga dumalo sa kanilang kasal. Hindi ba pinag-usapan natin na sa pisngi mo lang ako hahalikan? Matalim ang matang baling niya kay Clark. Why did you kiss me on the lips? Come on, Janine. It's just a simple kiss on the lips. I didn't even put my tongue inside your mouth. Nakaangat ang sulok ng labing sagot nito na nagpainit sa mukha niya. Ang bastos mo rin talaga, no? Nagiinit ang mga pisngeng sikbat niya sa lalaki. Mahinang natawa si Clark. What? Anong bastos sa sinabi ko? Wala naman ah. Why are you acting like it's such a big deal to you? Wait, don't tell me, first kiss mo yun, Janine. Lalong namula ang mukha niya sa sinabi ni Clark. Tama ito, first kiss niya nga iyon. Subalit sa halip na aminin niya sa lalaki ay inirapan niya ito. Shut up! Huwag mo na ulit akong hahalikan kung ayaw mong manintikan ka sa akin. Sa halip na matinag ay ngumisi sa kanyang lalaki. Wait, you didn't answer my question. So, first kiss mo nga yun, Janine. Akala ko pa hindi mo na ako aasarin, ha? Anong nangyari sa sinabi mong yun? Nanliligit ang mga matang tanong niya kay Clark. Hindi naman kita inaasar, ha? Nagtatanong lang ako sa'yo. Pero nakakainis yung tanong mo. Mumuso si Clark pagkatapos ay sumeryoso ito habang patuloy na nakatingin sa kanya. Fine. Hindi ko lang tatanungin kung first kiss mo yun. I also promise you I won't kiss you again. Unless ikaw ang mag-initiate.
Excuse me, anong ako mag-initiate? Hinding-hindi ko gagawin yun ah. Manigas ka. Mariing sagot niya sa lalaki. We'll never know what will happen in the future, Janine. Who knows, baka napanapin mo ang halik ko. Kibit ang malikat na sagot ni Clark bago ito umiti at inabot ang wine glass. Matalino tiningnan lang niya ang lalaki habang abala ito sa pag-inom ng wine. Uulan muna ng snow dito sa Pilipinas bago ako manghingi ng halik sa'yo, Clark. Nakita niyang natawa si Clark sa sinabi niya. Dahil tuloy doon ay natapon ang wine na iniinom ng lalaki sa puting dress shirt na suot nito. Is everything okay there, Iha? Tanong sa kanila ng ama na nakita ang nangyari sa damit ni Clark. Yes, Dad. Hindi lang nag-iingat tong si Clark. Sagot ni Janine sa ama. Bumaling siya kay Clark at inabutan ito ng tissue. Thank you, wife. Dahil alam ni Janine na nakatingin pa rin sa kanila ang ama, sa halip na ikutan ng mata si Clark ay gumanti siya ng ngiti rito. Welcome. Next time kasi dahan-dahan sa pag-inom ng wine. Well, dahan-dahan din sa pagjo-joke, sweetheart. Patuloy ang sagot ng lalaki habang pinupunasan ang mansya ng wine sa damit. Hindi naman joke yung sinabi ko. Sagot niya rito. Napansin niya na lalo pang kumalat ang mansya sa damit ni Clark sa ginagawa nitong pagpunas. Kaya naman kinuha niya rito ang tissue. Ako na nga. Naiiling na wika niya sa asawa. Oh, sweet naman pala ang napangasawa ko eh. Nakangising wika ni Clark habang inaayos niya ang damit nito. Nagangat siya ng tingin sa lalaki at binigyan ito ng matalim na tingin. Tumigil ka, o baka isang bote ng wine ang ibuhos ko sa'yo. Mahinang natawa si Clark. Fine, fine. I'll zip my mouth now. Wika nito, sabalit may bahid pa rin ang ngiti sa mga labi. Matiwasay na natapos ang kasal nila ni Clark. Nang hapong yun ay inasikaso ni Janine ang paglipat sa condo unit ng asawa. Napag-usapan na nilang dalawa ang pagtira niya sa condo ng lalaki. Ito lang bang dadalhin mo? Tanong sa kanya ni Clark habang nakatingin sa dalawang malaking maleta ni Janine. Sinundo siya ng lalaki sa bahay ng mga magulang ng hapong yun. Oo, I don't plan to bring my whole wardrobe, Clark. Alam niyang hindi naman permanente ang pagtira niya sa condo unit ng lalaki. Habang abala si Clark sa paglalagay ng gamit niya sa SUV nito, ay binalikan niya sa bahay ang alagang aso na si Mochi. Isasama niya ang aso sa paglipat niya sa kondo ng asawa. Is this your dog? Nakangiting tanong ni Clark habang nakatingin sa karga niyang aso. Nabanggit na ni Janine sa asawa ang tungkol sa alagang aso. Sinabi niya kasi sa lalaki na kailangan niyang isama ang aso sa paglipat niya sa kondo nito. Ayon kay Clark ay walang kaso yun. Dahil pet-friendly ang condo unit na pag-aari nito. Oo, huwag mong hawakan, baka kagatin ka. Ayaw ni Mochi na basta-basta hinahawakan siya ng ibang tao. Subalit ganoon na lang ang pagkabigla ni Janine nang hindi magprotesta ang alagang aso nang hawakan ito sa ulo ni Clark. Sa katunayan ay lalo pa nitong inilapit ang sarili sa lalaki na tila gustong magpakarga rito. Sa huli ay hinayaan niyang kargahin ni Clark ang aso niya. Oh, bakit parang gusto naman ako ni Mochi? Ah, siguro dahil naramdaman na ganyan na ako ang daddy niya. Nakangising baling sa kanya ni Clark habang hawak nito ang Shih Tzu. Anong daddy ka dyan? Aso ka rin ba? Pagak ang tawang ani Janine sa lalaki. Ikaw ang mami niya at dahil mag-asawa tayong dalawa, I automatically become the dog's daddy, right? Nakangising sagot ni Clark sa kanya, dahilan upang mapairap si Janine. Tumigil ka dyan, walang daddy ang aso ko. Sa halip na pansinin ang sinabi niya, ay ibinaling ni Clark ang atensyon sa aso niya. Ang gwapo ng daddy mo, di ba, Mochi? Lalo namang napaawang ang labi ni Janine nang mahinang tumahol ang aso niya na tila sumasang-ayon sa sinabi ni Clark. Nang sandaling yun ay gusto niyang pagalitan ng alaga. Sa huli ay napailing na lang si Janine bago binawi kay Clark si Mochi. Come on, alis na tayo. Anya sa lalaki. Ilang taon mo nang alaga si Mochi? Tanong sa kanya ni Clark habang nasa biyahe sila papunta sa kondo nito. More than 2 years. I had him when my mother was still around. I'm sorry about your mother, Janine. Seryosang baling ni Clark sa kanya. Tumingin siya sa lalaki at tipid ng umiti. It's fine, matagal na yun. Sagot niya habang hinahaplos ang buhok ng aso na natutulog sa kandungan niya. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa kondo ni Clark. Malawak ang kondo ng lalaki. 4 ang kwarto niyon at may sarili pang jacuzzi.
This will be your room. Wika kay Janine Clark nang ituro nito ang silid sa tabi ng kwarto nito. Hindi ka naman siguro magdadala ng babae dito, di ba? Tanong niya sa asawa pagkatapos igala ang tingin sa kabuuan ng unit. What? Bakit ako magdadala ng babae? Eh may asawa na ako. Kunot ang noo at tila nabiglang tanong ni Clark. Nagangat siya ng kilay sa asawa. Naninigurado lang. Parang hindi ko alam kung gaano ka ka-playboy. Seryoso siyang tiningnan ni Clark. I've changed, Janine. Gone are my college days, you know? And I respect our marriage. Hindi ako mag-entertain ng ibang babae habang kasal tayong dalawa. And I hope you do the same. Of course. Mabilis na sagot niya kay Clark sa kabila ng pagkabigla sa sinabi nito. Hindi niya alam kung nagsasabi ang lalaki ng totoo, subalit mukha naman itong sincere. Pagkatapos ilipat ni Janine sa wardrobe ang mga damit na dala, ay kumain sila ng hapunan na ipinadeliver ni Clark. Dala ng pagod sa dami ng nangyari ng araw na yun ay agad siyang nagpaalam sa asawa at natulog. Kinabukasan, nagising si Janine na wala si Clark sa kondo. Subalit nakita niya na may iniwan itong pagkain sa kusina. Naabutan din niya roon si Mochi na kasalukuyang kumakain ng dog food. Pinakain ka pala ni Clark ha? Saan kaya nagpuntang lalaking yun? Sinabi niya ba sa'yo, Mochi? Wika niya sa alaga nang yumuko siya para hawakan ang ulo nito. Tanging pagdila lang sa kamay niya ang isinagot sa kanya ng alaga. Tumayo si Janine at muling tiningnan ang pagkain na nakahanda sa mesa. Bukod sa toasted bread at fried rice, ay merong pritong itlog, hot dog at corned beef roon. In fairness, marunong pala siyang magluto. Nakangusong wika niya sa sarili habang sinusuri ang pagkain niluto ni Clark. Nagtimpla muna ng kape si Janine bago kumain. Doon niya napansin ang note na nakadikit sa ref. Good morning, wife. Went out for a jog. Basa ni Janine sa note na nakasulat sa papel na iniwan ni Clark. May pa-good morning pa siyang nalalaman. Nakangusong wika ni Janine sa sarili habang hawak ang papel. Subalit sa halip na itapon yun, ay namalayan niyang inilalagay niya yun sa bulsa ng suot na shorts. Habang nasa gitna siya ng pagkain ay dumating si Clark. Hi wife, good morning. Nakangiting batis sa kanya ng asawa bago ito dumiretso sa ref para kumuha ng malamig na tubig. Good morning. Tipid na bati ni Janine sa lalaki habang pinapanood itong uminom ng tubig sa harap niya. Wala sa sariling napalunok siya nang mapatingin sa matipunong braso ni Clark. Bakat din ang katawan ng lalaki sa suot na sleeveless shirt? Kahit napawisan ito ay hindi nabawasan ang gandang lalaki nito. Are you checking me out, Janine? Nakangising tanong sa kanya ni Clark matapos nitong ibaba ang hawak na baso. Ano? Guwapo ko ba? Excuse me, umagang-umagang kapal ng mukha mo ah. Nagiinit ang mga pisnging ingos niya kay Clark. Balak sana niyang magpasalamat sa lalaki para sa almusal. Subalit nagbago ang isip niya dahil sa sinabi nito. Nakangising nagtaas sa kanya ng kilay si Clark. Come on, wala naman masamang umamin na nagagupuhan ka sa akin eh. Mag-asawa naman tayo ah. Inirapan ni Janine ang lalaki bago inabot ang anong kape niya. Alam mo, gutom lang yan Clark. Kumain ka na. Mahinang natawa si Clark bago sumandal sa kitchen counter. I only drink coffee in the morning, Janine. Eh bakit nagluto ka ng breakfast kung hindi ka naman pala nag-aalmusal? Because I know you eat breakfast, wife. Ngiti nito sa kanya. I told you, I'd be a good husband, right? Natigilan si Janine sa sinabing yun ng asawa. Pakiwari niya ay tila may mainit na bagay na dumantay sa puso niya ng mga sandaling yun. So ano, masarap ba yung luto ng asawa mo? Nakangising tanong sa kanya ni Clark. Nagkibit-balikat siya dito. Pwede na. Bahagyang natawa si Clark kasabay ng paghalukip-kip nito. Really? Wala na nga thank you galing sa'yo tapos ayaw mo pang purihin ang luto ko? Muling napalunok si Janine nang mapatingin siya sa matipunong braso ni Clark na lalong nadipin na sa ginawa nitong paghalukip-kip. Subalit agad rin siyang nag-iwas ng tingin. Fine. Thank you sa breakfast. Okay na po ba, kamahalan? Nakaangat ang kilay na sagot niya sa asawa. Ikaw lang yung nakita ko na nagpapasalamat pero nakataas ang kilay. Nakangising wika ni Clark. Pasalamat ka, maganda ka. Pahabol ng lalaki sa mas mahinang boses. Dahil hindi inaasahan ni Janine ang huling sinabi ni Clark, ay hindi niya napigilan ang pag-iinit ng pisngi.
Si Clinton din ba marunong magluto? Sa halip ay tanong niya sa lalaki. Hindi siya marunong magluto. Really? Ba't parang hindi ka panipaniwala yung sagot mo? Nagdududang tanong niya kay Clark. Napansin niya ang pagkawala ng ngiti sa mukha ng lalaki at biglang pagseryoso nito. Can we just stop talking about that guy, Janine? Sa halip ay wika nito sa kanya. Ha? Kung maka-that guy ka naman dyan, parang hindi mo kapatid si Clinton. Teka, don't tell me magkaaway kayong dalawa ng kapatid mo. Ang alam ni Janine ay malapit sa isa't isang magkapatid na Borromeo. Kaya nga nang malaman niya noon na kapatid ni Clark ang crush niyang si Clinton, ay humingi siya ng pabor sa kaklase na ipakilala siya nito sa kuya nito. Subalit hindi lang siya tinanggihan ni Clark. Sinabi ba ng lalaki sa kanya na hindi siya magugustuhan ng kapatid nito? Doon nagsimula ang matinding inis ni Janine kay Clark. No, we're still tight. I just don't want to talk about him right now. Especially in front of you. Lumapit sa kanya ang lalaki. Inukupan nito ang silya sa harap niya habang diretsong nakatingin sa kanya. I told you before, hindi ka magugustuhan ni Kuya Clinton, Janine. You're pretty, but you're not his type of girl. And besides, he already has someone else now. So you need to move on from him. Wika nito habang diretsong nakatingin sa mga mata niya. Tanggap ko na yan, Clark. At hindi ko kailangan mag-move on dahil hindi naman ako in love sa kapatid mo. Crush ko lang siya nung college and I still like him years later. Pero hindi ako in love sa kanya, okay? Napansin ni Janine ang pagkabigla sa mukha ni Clark. Kasunod niyon ay unti-unting bumalik ang ngiti sa mga labi nito. Really? You're not in love with my brother? Pero bakit hindi ko pa nagkaka-boyfriend? Dahil naging busy ako sa career ko, Clark. Mas importante sa akin na unahin ang career ko kaysa makipag-boyfriend. Sagot niya dito. Well, isang bagay na rin kaya wala akong nagustuhan sa mga nanligaw sa akin ay dahil gusto ko yung lalaking tulad ni Clinton. Yes, I like your brother and I find him as a boyfriend material. Pero hindi ako in love sa kanya. That's good to hear, Janine. Like I've said before, hindi naman kayo bagay ng kapatid ko. Wika ni Clark kasabay ng pag-angat ng sulok ng mga labi nito. Oo na, hindi na kami bagay ng kapatid mo. Can you stop now? Hindi ko na alam kung ilang beses mo nang sinabi sa akin yan, Clark. Nakairap na sagot niya sa lalaki bago uminom ng tubig. Mahinang natawa si Clark bago ito kumuha ng isang piraso ng hotdog. Kinagatan nito yon. Anong gagawin mo yung araw? Dadalhin ko si Mochi sa vet clinic sa mall. Doon na rin namin hihintayin si Olive dahil magpapasama siya sa akin mag-shopping. Dadaanan ko rin yung kotse ko sa bahay para dalhin dito. Really? Today was supposed to be our honeymoon tapos aalis ka? Bahagyang nakangusong tanong nito. Wala sa sariling napatingin si Janine sa mapulang mga labi ng asawa. Bahagyang nag-init ang mukha niya nang maalala ang first kiss niya kahapon. Honeymoon ka dyan, mukha mo. Ingos niya sa lalaki. Muling mahinang natawa si Clark. What about me? Anong gagawin ko ngayong araw kung aalis ka? Eh di umalis ka rin. I'm not really in the mood to go out. Ang daming pwedeng gawin dito sa condo mo, Clark. Mag-swimming ka, mag-Netflix. Pwede ka rin namang maglinis ng bahay. Tapos magluto ka na rin ng hapunan para may makain ako pag uwi namin ni Mochi. Kibit-balikat na sagot niya. Grabe, isang araw pa lang akong kasal sa'yo. Gusto mo na agad akong underin. Umapalatak na sagot ni Clark na siyang ikinatawa niya. Bakit? Ano nga yung sabi mo kanina? You try to be a good husband, right? Patuloy ang sagot niya sa asawa. Fine. Anong gusto mong iluto ko mamaya? Wait, magluluto ka nga? Nagbibiro lang naman ako, Clark. Di ko alam na patola ka rin pala. Ngumiti sa kanya si Clark. Well, I don't back down to challenges. At wala naman akong gagawin ngayong araw. So, anong gusto mong iluto ko? Menudo. Noted, wife. Marunong ka magluto nun? Bahagyang nabiglang tanong ni Janine sa asawa. Hindi, but Google is my best friend, Janine. Sagot ni Clark bago kumindat sa kanya. Naramdaman ni Janine ang pag-iinit ng mga pisngi. Sa halip na ipahalata yun, ay umirap siya sa lalaki. Ewan ko sa'yo. Siguraduhin mo lang na masarap yung minudo na iluluto mo. Anya sa lalaki bago tinapos ang pagkain. Dalawang oras pa ang lumipas ay nagpaalam si Janine kay Clark na aalis na. Ihatid ko na kayo sa mall, Janine.
Hindi na, sayang sa gas. Bakit ka mga inayang sa gas? E mayaman naman ang asawa mo. Nakaangat ang kilay na tanong nito sa kanya. Napanguso na lang si Janine sa kayabangan ng asawa. Fine, bahala kang magsayang ng gas, Mr. Billionaire Architect. Patuyo ang wika niya rito. Bahagyang natawa lang si Clark bago nito kinuha sa kanya ang leash ng alagang aso. Hindi makapaniwala si Janine na sa loob lang ng isang araw ay napalapit na ang alaga kay Clark. Samantalang ang best friend niyang si Olive ay inabot pa ng isang linggo bago rito nagawang kargahin si Mochi. See you later, Mochi. Wika ni Clark sa alaga niyang aso pagdating nila sa entrance ng mall. Bumaling ang lalaki sa kanya. I'm serious, Janine. Magluluto ako ng dinner. Sa bahay ka na kumain mamaya, ha? Napakurap siya bago tumango kay Clark. Okay. Salamat sa paghatid. Mumiti si Clark. You're welcome, wife. Nang mga sandaling yun, hindi niya maintindihan kung bakit tila bumilis ang tibok ng puso niya. Binaliwala niya yon at nagpaalam kay Clark. Dumiretso siya sa vet clinic na lagi niyang pinagdadalhan kay Mochi. Isang oras ang nakalipas ay dumating na ang kaibigang si Olive. So, kamusta ang first day bilang Mrs. Clark Borromeo? Tanong kay Janine ng kaibigan habang sinasamahan niya itong mamili ng coffee maker. Surprisingly, it's better than what I expected. Akala ko maha-high blood ako kay Clark, pero mukhang okay naman siya. Anya kay Olive. Binanggit niya sa babae na ipinagluto siya ng lalaki ng breakfast at ito rin ang naghatid sa kanya sa mall. Wow, mukhang husband material naman pala si Clark, ah. Komento ni Olive. Nagulat nga rin ako eh. Wala sa itsura niya na marunong siya sa gawaing bahay. Tapos guwapo pa siya, ah. Baka naman sa huli, mahulog ang loobo dyan sa asawa mo, Janine. Nakangising wika sa kanya ni Olive. Nalukot ang mukha ni Janine sa sinabi ng kaibigan. Yan ang hindi mangyayari, no? Parang hindi ko alam kung gaano ka-playboy si Clark. Remember college days? Hindi siya nawawala ng girlfriend. It's been years, Janine. Malay mo naman nagbago na si Clark. Ani Olive. Total naman, wala ka ng pag-asa doon kay Clinton. Eh di, kay Clark ka na lang. Kung tutuusin, mas guwapo at mas malakas naman talaga ang appeal ni Clark kaysa dun sa kapatid niya. Napailing na lang si Janine sa kaibigan bago ito inaya sa kabilang section ng department store. Pagkatapos makapamili ni Olive ay niyaya siya ng kaibigan na manood ng sine. Subalit tinanggihan niya ito. Sinabi ko kay Clark na uuwi ako bago maghapunan. Nagpaluto kasi ako sa kanya ng menudo. Wika niya kay Olive. Naging mapanukso ang tingin sa kanya ng kaibigan. Really? Akala ko arranged marriage lang yan. Pero bakit parang totoong mag-asawa na nagmamahalan ng aktingan niyo ni Clark? Tumigil ka nga, Olive. Gusto ko lang pakisamahan si Clark dahil nakatira ako sa poder niya ngayon. Okay, whatever you say, Mrs. Borromeo. Nakangising wika ng kaibigan sa kanya. Napailing na lang si Janine bago nagpahatid sa kaibigan sa bahay ng kanyang mga magulang. Pagdating roon ay kinuha niya ang kanyang sasakyan. Ayon sa matandang kasambahay na si Manang Fe, ay nag-golf ang daddy niya kasama ang ilang kompadre nito. Pagkalipas ng mahigit kalahating oras na biyahe ay nakauwi si Janine sa kondo ni Clark. Naabutan niyang nanonood ng TV ang asawa. Welcome home, wife! Nakangiting bati sa kanya ni Clark. Wow, ang gwapo naman ng baby natin! Anito nang pansinin ang bagong gupit na si Mochi. Anong baby natin? Baby ko lang yan. Supla niya sa lalaki. Ang damot naman ni Mami, no, Mochi? Gusto niya, solo ka lang niya. Anito habang nakikipaglaro sa alaga niyang aso. By the way, dinner is ready. Kain na tayo. Excited na ako matikman mo yung menudo ko. Baling ito sa kanya. Nagangat siya ng kilay sa lalaki. Mukhang proud na proud ka, ha? Siyempre, first time ko magluto nun eh. Tapos para sa asawa ko pa. Hindi napigilan ni Janine ang bigla ang pag-iinit ng mga pisngi. Fine, magbibihis lang ako. Anya bago dumiretso sa sariling kwarto. Pagkatapos magbihis ay tumuloy siya sa kusina. Nandoon na si Clark. Nakahain na rin ng pagkain sa mesa. Sigurado kang safe to? Nakaangat ng kilay na tanong ni Janine sa lalaki habang naglalagay ng pagkain sa plato niya. Of course, hindi kita pakakainin ng may lason. Kayuma, pwede pa. Pero syempre, joke lang yun. Bahagyang natawang wika ni Clark bago kumindat sa kanya. Come on, tikman mo na.
Nag-iwas ng tingin si Janine sa asawa bago tikman ang menudo na iniluto nito. Fine, pwede na. Wika niya sa lalaki na halatang hinihintay ang reaksyon niya. Ang hirap namang i-please ng asawa ko. Masyadong mataas ang standards pagdating sa pagkain. Nakangusang palatak ni Clark. Fine, masarap naman. Pero parang may kulang lang. May kulang pa? Eh sinunod ko naman yung recipe na nakita ko ah. Kompleto rin yung spices na nilagay ko. Pati nga pagmamahal, nilagay ko rin eh. Sa sinabi niyo ni Clark ay hindi napigilan ni Janine na matawa. Hindi ko alam na corny ka palang tao, Clark. Natigilan si Clark habang nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay ngumiti ang lalaki. Hindi man perfect ang luto ko, at least napatawa naman kita. Natigilan din si Janine bago siya tipid na ngumiti. Yeah, thanks for this, Clark. I didn't expect na magluluto ka talaga ng menudo. Wow, now you're thanking me. Tila namamanghang wika ni Clark. Ano? Hindi naman to yung unang beses na nag-thank you ako sa'yo ah. Pero ito yung unang beses na nagpasalamat ka sa akin na nakangiti ka. Nakangiting paglilinaw ng kaharap. Oh? Tanging nasambit ni Janine dahil napagtantong tama si Clark. Well, what can you say, Janine? Being married to me isn't really a bad idea, right? Nakaangat ang sulok ng labing tanong nito. I guess so. Kibit-balikat na sagot niya sa asawa. Subalit sa loob niya ay sumasang-ayon siya sa sinabi ng lalaki. Nang pakasalan niya si Clark, she expected the worst. Subalit ngayong kasama ni Janine ang lalaki sa isang bubong, ay hindi niya inaasahan na kahit papaano ay magkakasundo naman pala sila ng lalaki. Isang oras lang pagkatapos nilang maghapunan ay nagtungo na siya sa sariling kwarto. Kinabukasan, naunang nagising si Janine kay Clark. Katatapos lang niya magluto ng almusal nang pumasok ang asawa sa kusina. Good morning. Nagluto ka na? Tanong ni Clark sa kanya. Maaga talaga ako nagigising kapag may pasok sa trabaho. Oh, akala ko ba hindi ka kumakain ng breakfast? Tanong niya sa lalaki nang dalawang plato ang ihanda nito sa mesa. Well, nagluto ka eh. Sayang naman kung hindi ako kakain. Nakangiting sagot ng asawa sa kanya. Nagkibit-balikat na lang si Janine at binaliwala ang pag-iinit ng muka. Sabay silang kumain ng almusal ni Clark. Pagkatapos ngayon ay naghanda siya sa pagpasok sa trabaho. Ihahatid ka na namin ni Mochi. Mamayang tanghali pa naman ako pupunta sa office ni Dad eh. Wika sa kanya ni Clark habang nagsusuot siya ng sapatos. Bumalik siya kay Clark na nakikipaglaro kay Mochi sa sofa. Ayon sa lalaki ay sa katapusan pa ng buwan magsisimula ang trabaho nito bilang head architect sa construction company ng pamilya nito dito sa Pilipinas. Hindi na Clark, I need to bring my car. Ayoko mag-commute na maya pa uwi. Problema ba yun? E di susunduin ka rin namin pag uwi mo. Fine. Sa huli ay pagpayang ni Janine sa asawa. See you later, mommy, sabi ni Mochi. Wika sa kanya ni Clark pagdating sa tapat ng gusalang pinagtatrabahuhan niya. Hawak ni Clark ang aso niya at ikinakaway nito ang isang kamay ni Mochi sa kanya. Napanguso si Janine bago hinawakan ng isang kamay ng alaga. Hinalikan niya ang tuktok ng ulo nito. Bye-bye, baby Mochi! Paano ako? Wala ba akong kiss sa'yo? Tanong sa kanya ni Clark nang ibaling niya ang tingin sa lalaki. Magtigil ka, Clark. Pabirong irap ni Janine sa asawa. Ingat kayo pa uwi. Huwag mong kalimutan pakainin si Mochi, ya. Yes po, mommy. Pagsaludo sa kanya ni Clark. Nag-init ang mga pisngi niya sa itinawag sa kanya ng asawa. Bago pa yun mapansin ng lalaki ay nagpaalam na siya rito. Mabilis na lumipas ang oras ni Janine sa trabaho. Tulad ng sinabi ni Clark, pagdating ng hapon ay sinundo siya ng lalaki. Sa bahay na tayo kumain. Nagluto ulit ako. Impurma ng asawa kay Janine habang nasa biyahe sila pa uwi. Talaga? Ano namang niluto mo this time? Steak. Wala akong masasabi dun dahil yun ang madalas kong iluto sa New York. Talaga lang ha? Nakaangat ang kilay na baling niya kay Clark. Of course. Nakangisi at confident na sagot ng lalaki. Sa halip na mainis ay natawa na lang si Janine sa kayabangan nito. Habang naghahaponan sila ay napatunayan ni Janine na hindi naman pala nagyayabang si Clark dahil masarap nga ang steak nito. I told you, masarap diba? Nakangising wika sa kanya ng lalaki habang muling sinasalina ng wine ang wine glass niya. Ano, ideal husband na ba ako para sa'yo?
kindat nito sa kanya. Natigilan siya nang biglang sumikdo ang puso niya sa ginawang pagkindat na yon ng lalaki. Naisip ni Janine na dala lang yon ng wine na ininom. Pagbibigyan ko yung kayabangan mo kasi masarap talaga itong steak mo. Nakangusong sagot niya kay Clark. Kinabukasan ay muli siyang hinatid at sinundo ni Clark sa trabaho. Gayon din sa mga sumunod na araw. Sabay din silang kumakain ng hapunan na lagi niluluto ng asawa. Natuklasan ni Janine na pagdating sa steak at pasta dishes ay wala siyang maipinta sa luto ni Clark. Araw ng Webes ng gabi ay maagang umuwi si Janine sa trabaho niya. Naisipan niyang mag-jogging muna habang abala sa pagluluto si Clark. Kasama ang alagang aso ay nag-jogging siya sa park na malapit sa condo building na tinitira ng asawa. Nagpapahinga si Janine sa isang bakanteng bench nang nagring ang cellphone niya. Napatawag ka, Olive? Tanong ni Janine sa kaibigan na nasa kabilang linya. Ilang minutong nag-run sa kanyang kaibigan tungkol sa problema nito sa trabaho. Nang ibaba ni Janine ang cellphone, ay natigilan siya nang mapansing wala sa tabi niya ang alaga. Mochi? Nag-aalala ang pagtawag ni Janine sa alaga. Nagpalakad-lakad siya sa paligid ng park, sabalit hindi niya natagpuan ang alaga. Nadagdagan pa ang pag-aalala ng babae nang biglang gumuhit ang kidlat sa langit, tanda na nagbabadyang ulan. Huminto si Janine sa paikot-ikot na paglalakad nang muling tumunog ang cellphone niya. Sa pagkakataong yun ay si Clark ang tumatawag. Janine, hindi pa ba kayo babalik? Malapit nang umulan. Wika sa kanya ng lalaki mula sa kabilang linya. Clark, nawawala si Mochi. Nagpapanik na wika niya sa asawa. What? Wait for me, pupunta ako dyan. Anito bago putuloy ng tawag. Ilang minuto lang ang lumipas ay natanong na niya si Clark. What happened? Tanong sa kanya ng asawa. Kausap ko kasi si Olive sa phone, tapos namalayan ko na lang wala na si Mochi sa tabi ko. Clark, baka kung anong mangyari sa kanya. Naiiyak na wika ni Janine sa lalaki. Hey, calm down. Mahahanap natin si Mochi, okay? Masuyong wika sa kanya ni Clark. Hinawakan nito ang mukha niya at marahang pinalis ang luhang tumakas sa kanyang mga mata. Marahan siyang tumango kay Clark. Nang mga sandaling yon, tila may mainit na bagay na humaplo sa puso ni Janine. Dito ka na lang muna, Janine. Baka bumalik dito si Mochi. Ako muna mag-aanap sa kanya, okay? Muling tumango si Janine sa lalaki. Halos 5 minuto ang lumipas. Natanaw niya si Clark kasama ang alaga niyang aso. Agad niyang sinalubong ang mga ito. Thank God you're safe, Mochi. Naiiyak na sambit ni Janine sa alagang aso habang yakap ito. I found Mochi near the ice cream stand. Narinig niyang sambit ni Clark. Nang pakawalan ni Janine ang alagang aso ay bumaling siya kay Clark. Bago pa napigilan ng babae ang sarili ay niyakap na niya ang asawa. Thank you, Clark. Thank you for bringing Mochi back. Wika niya sa asawa habang yakap ito. Masuyong hinaplos ng lalaki ang buhok niya. You're welcome, sweetheart. Marahang sagot nito bago hinalikan ang tuktok ng ulo niya. Hindi alam ni Janine kung gaano siya katagal sa bisig ni Clark bago lumayo sa asawa. Hindi niya napigilan ang pag-iinit ng mga pisngi at pagbilis ng tibok ng puso nang salubungin ang tingin ng asawa. Lalo na nang mapagtanto ang ginawa nitong paghalik sa ulo niya. Come on, let's go home. Baka umulan na. Masuyong wika ni Clark sa kanya. Tipid na tumango lang si Janine sa lalaki bago nagpatianod rito. Okay ka lang, Janine. You're quiet. Untag sa kanya ni Clark habang sakay sila ng elevator. Ang asawa ang may karga sa alagang aso. Oo. Okay lang. Really? Bakit parang namumula pa rin yung mukha mo? Nag-aalalang balin sa kanya ng asawa. Wala sa sariling napahawak si Janine sa pisngi. Wala. Kailangan ko lang ng tubig. Pagdadahilan niya. Pagdating sa kondo ni Clark ay dumiretso si Janine sa kusina para uminom ng tubig. Ilang sandali pa ay bumalik na rin sa normal ang tibok ng puso niya. Bakit pa kasi bigla mo nalang iyakap si Clark, Janine? Kung ano-ano tuloy ang nararamdaman mo ngayon? Kastigo ni Janine sa sarili. Ilang sandali pa ay naghapunan na silang mag-asawa. Habang kumakain sila ni Clark ay hindi mapigilan ni Janine ang sariling pagmasdan ng mukha ng lalaking kaharap. Hindi ba masarap ang luto ko ng afritada? Tanong ni Clark sa kanya. Masarap. Mabilis na sagot ni Janine. Really? Konti pa lang kasi nakakain mo.
Hanggang ngayon kasi naaalala ko pa yung nangyari kanina. Don't worry, Janine. Mochi won't get lost again, okay? Marahan ang ngiting wika ni Clark sa kanya. Tipid nang umiti si Janine habang nakatingin sa asawa. Sa ilang taong pagkakakilala niya kay Clark, ngayon lang niya napansin na kakulay ng paborito niyang dark chocolate ang mga mata ng asawa. Matagal na rin niyang alam na gwapo si Clark, sabalit tila ng mga sandaling yun ay lalo pang gumwapo ang lalaki sa paningin niya. Janine, may dumi ba ako sa mukha? Bakit nakatitig ka sa akin? Untag sa kanya ng asawa. Wala. I just realized na ang ganda pala ng mga mata mo. Wala sa sariling sagot niya kay Clark. Really? Ngayon mo lang napansin yan, Janine? Nakaangat ang sulok ng mga labing wika ng asawa. Wait, don't tell me na in love ka na sa akin. Mukhang effective talaga yung gayuman na nilalagay ko sa mga niluluto ko, ah. Ha? Naglalagay ka ng gayuma sa niluluto mo? Nakaawang ang labing tanong niya kay Clark. Kaya ba pakiwari ni Janine ay unti-unting lumalambot ang puso niya sa lalaki sa pagdaan ng mga araw? Natawa si Clark sa reaksyon niya. Of course not. I'm just kidding. Alam mong hindi totoo ang gayuma, Janine. Napasinghap siya bago pinukol ng matalim na tingin ng lalaki. Nakakainis ka, Clark. Teka. Ba't ganyan ang reaksyon mo? Don't tell me, nahuhulog ka na nga sa akin. Muling bumilis ang tibok ng puso ni Janine. Subalit pinilit niyang umaktong kaswal sa harap ni Clark. Wow, ang assuming mo rin talagang lalaki ka ah. Irap niya rito bago ipinagpatuloy ang pagkain. Subalit hanggang sa matapos ang hapunan ay hindi na wala ang kakaibang nararamdaman ni Janine para kay Clark. Oh my God. Mahinang wika ni Janine sa sarili paghiga niya sa kama ng gabing yon. Don't tell me, nahuhulog na nga ang loob ko kay Clark. Yun lang ang naiisip niyang sagot kung bakit ganoon na lamang ang pagkabog ng puso niya kapag nasa presensya niyang lalaki. Sa realisasyong yun, ay malakas na napasinghap si Janine. Kagat ang ibabang labi ay tinakpan niya ang nampalad ang muka. Ilang sandali pa ay nagpasya siyang tawagan ng kaibigang si Olive. Olive, anong gagawin ko? I think I'm falling for Clark. Bungad ni Janine sa kaibigan nang sagutin nito ang tawag niya. Malakas na sumingap ang kaibigan sa kabilang linya. I guess you should tell him about what you feel, Janine. Suwestiyon ni Olive nang makabawi sa pagkabigla. Ako? Magko-confess kay Clark? I can't do that. Siguradong pagtatawanan lang ako nun. Hindi naman siguro, Janine. Mabait naman si Clark, di ba? Araw-araw ka pa nga niyang hinahatid sundo at pinagluluto, di ba? You see, baka tulad mo, nahulog na rin ang loob sa'yo ni Clark. Wika sa kanya ng kaibigan. Kinagat ni Janine ang ibabang labi. Sa tingin mo, posibleng mangyari yun? Oo naman, syempre. Ikaw nga, hindi mo naman inaasahan na mahuhulog ka sa kanya, di ba? Natahimik si Janine sa sinabing yun ni Olive. Ni sa hinagap ay hindi niya inisip na mahuhulog ang loob niya kay Clark. Sa lalaking labis na kinaiinisan niya. I don't know, Olive. Siguro sa ngayon, sasarilingin ko na lang muna nararamdaman ko kay Clark. Anya sa kaibigan bago nagpaalam dito. Kinabukasan ay pinilit na umaktong normal ni Janine sa harap ng asawa. Subalit sa kabila ng pagsisikap na maging kaswal, ay hindi niya mapigilan ang pagbilis ng timok ng puso sa tuwing iningitian siya ng lalaki. May meeting ako with Dad later this afternoon. Can I bring Mochi with me? I promise I'll take care of him, Janine. Wika sa kanya ni Clark habang nasa biyahe sila papunta sa trabaho niya. Pwede bang magdala ng pet sa office niyo? Siyempre naman, ako pa ba? Kindad sa kanya ng asawa. Nagiinit ang mga pisngeng ibinaba niya ang tingin sa alagang aso. Fine, basta huwag mong pababayaan tong si Mochi. Siyempre, Mommy. Hindi mawawala sa paningin ko, baby natin. Pabirong sagot sa kanya ni Clark na lalong ikinainit ng mukha niya. Mabuti na lang at ilang sandali pa ay nakarating na sila sa gusali kung saan siya nagtatrabaho. Ano palang gusto mong dinner mamaya? Tanong sa kanya ni Clark nang magpaalam siya rito. May time ka pa magluto? Akala ko may meeting ka. Ngumiti sa kanya ang asawa. Saglit lang naman yung meeting namin eh. Don't worry. Fine. Gusto ko ng kare-kare. Kaya mo ba? Nakangusong wika niya sa lalaki. Naman!
Dalawang linggo na kitang pinagluluto ng hapunan. O yun mo pa ba ka-questionin ang cooking skills ko? Bahagyang natawa si Janine. Sige na, papasok na ako. Anya, bago hinalikan sa ulo ang alagang aso. How about me? Wala pa rin ba akong kiss sa'yo? Pabirong tanong sa kanya ni Clark. Sukat sa sinabing yun ng lalaki ay bumaba ang mga mata ni Janine sa mga labi ni Clark. Nag-init ang mga pisngi niya. Subalit sa huli ay pabirong inirapan lang niya ang asawa. Ewan ko sa'yo, Clark. Bye, mommy. Good luck sa trabaho. Natatawang pahabol ni Clark pagbaba niya ng kotse nito. Nung hapong yun, bago mag-out si Janine sa trabaho, ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Clark. Janine, hindi kita masusundo ngayon. Nandito ako sa St. Mary's Hospital. Bungad sa kanya ng asawa mula sa kabilang linya. Pakiwari ni Janine ay pansamantalang huminto ang timok ng puso niya sa narinig. What? Anong ginagawa mo dyan? I had an allergy attack, but don't worry, I'm fine. Sabi ng doktor pa uuwiin niya ako mamaya-maya. Let's just meet at home, okay? Anito sa kanya. Hindi, pupuntahan kita dyan. Wait for me, okay? Sa halip ay wika niya sa asawa. Janine, I'm really fine. Dumiretso ko na sa bahay dahil naiwan doon si Mochi. No, pupunta ako dyan. Wait for me. Giit ni Janine bago ibinaba ang tawag. Agad siyang nag-ayos ng gamit at umalis ng opisina. Habang luna ng taxi papunta sa ospital na binanggit ni Clark, ay hindi masukat ang kaba sa dibdib ni Janine. Kahit na sinabi ng asawa na ayos lang ito, ay hindi na nawala ang pag-aalala niya. Pagbaba sa ospital, ay patakbo siyang dumiretso sa emergency room. Tila may pumiga sa puso ni Janine nang makita si Clark na nakaupo sa isang hospital bed. Namumula ang mukha ng lalaki at may ilang bakas ng pantal sa balat nito. Janine, you're here. Ngiti sa kanya ng asawa nang lapitan niya ito. Sabi ko naman sa'yo, pupuntahan kita, diba? Sagot niya sa lalaki. Pinigilan niya ang sariling yakapi ng asawa. Sa halip ay nakontento siya na maupo sa bakanting silya sa tabi nito. Anong nangyari? Bakit nagka-allergy ka? I'm allergic to peanuts, Janine. And I ate some peanut butter when I was cooking kare-kare earlier. Napaawang ang mga labi niya sa sinabi ni Clark. Allergy ka pala sa mani. Eh bakit nagluto ka pa ng kare-kare? Sira ka ba, Clark? You requested it, remember? Giti sa kanya ng asawa. Ano naman kung na-request ko? Sana tinanggihan mo. Sana sinabi mo sa akin na hindi ko pwedeng kumain nun. Sagot niya sa lalaki bago kinagat ang ibabang labi. I'm sorry. Hindi ko alam na may allergy ka pala. Pagpapatuloy niya sa mas mahinang boses. Hinawakan ni Clark ang kamay niya. It's not your fault, Janine. Ako naman yung kumain ng peanut butter eh, hindi ikaw. So I was the only one to blame, okay? And it's been such a long time since I last had an allergy reaction. Sinubukan ko talagang kumain kanina para malaman ko kung ganun pa rin ang reaksyon ng katawan ko sa mani. Anito sa kanya sa marahang boses. Really? Sinubukan mo? Paano kung hindi lang basta simpleng pantal ang inabot mo, Clark? Paano kung malalang allergy reaction ang nangyari sa'yo? Hindi napigil ang sikmat niya sa lalaki. Sa inis ni Janine ay tila naaaliw pang umiti sa kanyang asawa. You're that worried for me, oh? Of course! Asawa kita! Paano hindi ako mag-aalala sa'yo? Sa pagkakataong yun ay hinaplos ni Clark ang kamay nitong hawak niya. I'm sorry for making you worry, wife. I promise, I won't do that again next time. Anito habang diretsyong nakatingin sa mga mata niya. I'm sorry too. Hindi ko alam na may allergy ka pala. Mahinang sambit niya sa asawa. Marahang umiti sa kanya si Clark. Again, it's not your fault, Janine. You don't have to feel guilty or anything. Habang nakatingin si Janine sa mukha ng asawa, isang realisasyon ang napagtanto niya. Natuluyan ang nahulog ang puso niya kay Clark. But since you keep on apologizing, can I ask a favor instead? Pagpapatuloy ni Clark nang manatili ang tingin niya rito. What is it? Can I take you out tomorrow? On a date? Napakurap si Janine sa sinabi ni Clark. Tila na mga sandaling yun ay pansamantalang tumigil ang timok ng puso niya. What? Nag-joke ka ba, Clark? Epekto ba yan ang gamot na binigay sa'yo? I'm serious, Janine. I want to date you. Anang asawa habang diretsyong nakatingin sa mga mata niya.
I think it's a good idea if we try to work our marriage out. Maybe if we learn to love each other, we won't consider annulment after a year. What do you think? Ilang segundo siyang nanatiling nakatingin kay Clark. Gusto niyang aminin sa asawa na tuluyan ang nahulog ang loob niya dito. Subalit sa halip ay isang tango ang isinagot niya sa kaharap. Okay, let's make this marriage work, Clark. Wika niya sa lalaki. Masuyong umiti ang asawa bago nito dinala ang kamay niya sa mga labi nito upang halikan. Thank you, sweetheart. I promise, I'll be the best husband to you. Nag-init ang mukha ni Janine sa ginawa ng asawa. Kasabay na yun ay nagwala ang puso niya. Don't do that here. Saway niya kay Clark. What? I'm not doing anything wrong. Hinalikan ko lang naman ang kamay mo ah. Masama ba yun? Tila inusenteng tanong ng lalaki. Oo, baka palayasin tayo dito sa ER kasi ang landi mo. Nakangusong sagot niya sa mister. Eh di okay, para makauwi na tayo. Sira ka talaga. Nagpipigil ang tawang sagot niya kay Clark. Alam mo bang ang fit mo kapag namumula ka, Janine? Kung wala lang tayo dito sa ER, kanino ko pang nahalikan yung pisngi mo? Nakangising wika ng asawa sa kanya. Lalong nag-init ang mukha ni Janine. Tumigil ka dyan, Clark, kung ayaw mong iwan kita dito. Nakangusong banta niya sa asawa. Mahinang humalakak si Clark. Fine. I'll behave now, sweetheart. Pagkatapos ng isang oras ay nakalabas na sila ng ospital. Bago sila umuwi ni Clark ay dumaan sila ng restaurant para bumili ng hapunan nila. Sige na, magpahinga ka na. Marahang wika ni Janine sa asawa isang oras pagkatapos nilang kumain. Panay na kasi ang hiccup ni Clark. Marahil ay dahil yun sa mga gamot na ibinigay dito. Ikaw din, tulog na tayo, sweetheart. Can we sleep together now? Ani Clark habang mapungay ang mga matang nakatingin sa kanya. Muli na namang nagwala ang puso ni Janine. Wait, gusto mong tabi tayo matulog? Ang bilis mo rin ah. Pabirong sambit niya sa asawa. Well, I want to cuddle with my beautiful wife in bed. Pero okay lang naman kung ayaw mo. Oo na, tabi na tayong matulog. Hindi mo na ako kailangang bulahin para mapapayag mo ako. Mumiti sa kanyang asawa kasabay ng masuyong paghaplos sa mukha niya. Hindi naman kita binubola, Janine. You're really beautiful, you know? Ikaw ang pinakamagandang babae para sa akin. Sa pagkakataong yun ay hindi napigilan ni Janine ang kilig na gumapang sa sistema niya. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ang daming babaeng naghahabol sa'yo ng college. Ang galing-galing mo pala talagang manlandi eh. Wika niya habang magkatabi sila sa kama nito. Nakayakap sa kanyang lalaki. Pumihit siya paharap dito. Ikaw na lang ang babae ko ngayon, Janine. Ikaw na lang ang lalandiin ko sa buong buhay ko. Promise yan. Walang iba. Masuyong sambit ni Clark. Thank you for agreeing to make this marriage work. Pangako, hindi ka magsisisi na pinakasalan mo ako, sweetheart. Tama na at baka hindi na ako makatulog niyan. Nakangusong wika niya sa asawa. Nagpipigil ng ngiti. Sa kabila ng namumungay na mga mata ay ngumisi sa kanya si Clark. Lalo kang gumaganda kapag kinikilig ka. Kaya asahan mong araw-araw kitang pakikiligin, Janine. Wika nito bago siya hinilikan sa pisngi. Good night, sweetheart. Good night, Clark. Nakatulog si Janine ng gabing yon na umaapaw ang kasiyahang nararamdaman sa dibdib. Kinabukasan ay nauna siyang nagising kay Clark. Sa halip na bumangon ay pinagmasdan pa ni Janine ang natutulog na asawa sa tabi niya. Ang gwapo mo pa rin pala talaga kahit tulog ka. Mahinang sambit niya habang nakatitig sa mukha ng lalaki. Bago pa niya mahawakan ng makinis na pisngi nito, ay hinuli na ni Clark ang kamay niya. What? Gising ka pala? Nabiglang tanong ni Janine nang sumalubong sa kanya ang malachokolating mga mata ni Clark. Ano yung sabi mo, asawa ko? Ang gwapo ko? Nakangisi at bahagyang paos ang boses na tanong nito. Namumula ang mukha ni Janine nang subukan niyang bawiin ang kamay nito. Subalit sa halip na pakawalan yun, ay dinala yun ni Clark sa mga labi nito at hinalikan. Good morning, sweetheart. Ang sarap palang magising kapag mukha mo agad ang bubungot sa akin. Napanguso si Janine. Sus, umagang-umaga. Umagang-umaga ano? Pinapakilig agad kita? Pabirong inirapan niya si Clark para itago ang kilig na nararamdaman. Ewan ko sa'yo, bitiwan mo nga ako. Magluluto pa ako ng almusal.
Kiss muna. Ano, hindi mo pa rin ba ako pagbibigyan ng kiss? Nakalabing tanong ni Clark. Natawa si Janine kay Clark dahil para itong batang nanghihingi ng candy. Mamaya na, mag-toothbrush ka muna. Nang pakawalan siya ni Clark ay dumiretso siya sa banyo bago tumuloy sa kusina. Naghahanda siya ng lulutuing almusal na napitan siya ni Clark. Nag-toothbrush na ako, sweetheart. Can I get my kiss now? Nakangising tanong nito sa kanya. Sige na, ito na po. Ani Janine bago humarap sa asawa. Ikinawit niya ang braso sa batok nito. Bago pa maglapit ang mga mukha nila, ay sinakop na ni Clark ang mga labi niya. Kasabay ng pamilyar na kuryenteng dumaloy sa katawan ni Janine, ay tila inilipad siya sa ere habang hinahalikan ni Clark. Tila gusto pa nga niyang magprotesta nang pakawalan na nito ang labi niya. Thank you, sweetheart. You don't know how I was dying to kiss your lips again. Masuyong wika ni Clark habang hawak ang pisngi niya. Then, why did you stop? Ani Janine. Bago pa ito makapagsalita ay siya na mismo ang kumabig sa asawa para muling maglapat ang mga labi nila. Sa pagkakataong yun ay hindi alam ni Janine kung gaano katagal na magkalapat ang mga labi nila ni Clark. Kung hindi pa tumunog ang tiyan niya, ay hindi pa sila maghihiwalay. Seems like you can't get enough of my lips, sweetheart. Ano nga yung sabi mo dati? Uulan muna ng snow dito sa Pilipinas bago ka manghingi ng halik ko? Nakangising wika sa kanya ni Clark. Namumula ang mukha ni Janine ang bahagya niyang itulak ang asawa. Stop reminding me of the past, Clark. Ang sarap bang kainin ng mga sinabi mo, asawa ko? Patuloy na tukso ng lalaki. Isa, Clark, pag hindi ka tumigil dyan, papalayasin kita. Banta niya dito. Ito na nga po, tatahimik na. Ayoko mapalayas ng maganda kong asawa sa sarili kong kondo. Humahalakak na sagot nito. Mag-asawa na tayo, kaya kondo ko na rin to. Conjugal property, remember? Oo nga pala. Lahat ng pag-aari ko ay pag-aari mo na rin. Pati tong puso ko, ang kainin mo na rin kaya. Muli ay nakangising wika ni Clark. Sa sinabing yun ng lalaki ay natawa na rin siya. Ang corny pala talaga ng asawa ko. Ang mabuti pa, tulungan mo na lang ako magluto dahil gutom na ako. Kinintalan pa siya ni Clark ng halik sa pisngi bago siya nito tinulungang magluto. Pagkatapos nila mag-lunch ay umalis sila para sa date nila. Dahil ayon kay Clark ay gagabihin sila ng uwi, iniwan muna nila kay Olive si Mochi. Behave ka kay Tita Olive, Mochi, ah. Magde-date lang muna si Mommy at Daddy, okay? Wika ni Clark sa aso habang nasa biyahe sila. Pagkatapos nilang ihatid si Mochi sa bahay ng kaibigan, ay dumiretso sila ni Clark sa mall kung saan naroon ang painting studio na ayon kay Clark ay pupuntahan nila. Tinuruan siya ni Clark na magpainting. Pagkatapos na yun ay nanood sila ng sine. Akala ni Janine na iuwi na sila pagkatapos mag-dinner. Subalit sinabi ni Clark na may pupuntahan pa silang concert. Anong concert? Tanong ni Janine sa asawa. Concert ng The Script. Paborito mong banda yun, di ba? Nakangiting baling sa kanya ni Clark. Paano mo nalaman na paborito kong banda ang The Script? Remember before, umabsent ka sa isang klase natin ng college para manood ng concert nila. Naalala mo pa yun, Clark? Magaling kaya itong asawa mo. Ani Clark bago kumindat sa kanya. Come on, baka magsimula na yung concert. Habang pinapanood nilang mag-perform ang banda sa stage, ay bumaling si Janine sa asawa na nakayakap sa kanya mula sa likod. Thank you for this, Clark. Naramdaman niya ang masuyong paghalik nito sa ulo niya. Everything for you, my wife. Nalusaw ang puso ni Janine sa sinabing yun ni Clark. Habang tumatagal ay natutuklasan niya kung gaano ka-sweet na asawa si Clark. At sa tuwi na ay lalo siyang nahuhulog dito. Halos maghahating gabi na sila nakauwi ni Clark, kaya pinasya nilang kinabukasan na kunin ang alagang asong mula sa kaibigan. Di tayo ulit bukas. Nabitin ako eh. Wika sa kanya ni Clark pagdating nila sa kondo nito. Saan naman tayo pupunta? Let's leave the city. This time isama natin si Mochi. Okay. Nakangiting sagot ni Janine. Now I want my kiss, sweetheart. Ani Clark nang hawakan siya sa baywang. Kanina pa kita gustong halikan nung nanonood tayo ng concert eh. Ipinikit niya ang mga mata at hinintay na lumapat ang labi ni Clark sa kanya. Subalit sa halip na maghiwalay pagkatapos ng ilang minuto, ay lalo pang lumalim ang paghahalikan nila.
hanggang sa namalayan niyang nasa kwarto na sila ni Clark. Nang gabing yon ay buong puso niyang isinuko ang pagkababae kay Clark. Kinabukasan, nagising si Janine na mag-isa na lang siya sa malawak na kama ni Clark. Napangiti siya ng maalalang naganap kagabi. Wala siyang nakapangpagisisisi sa dibdib na ibinigay niya ang sarili kay Clark. Lumabas ng kwarto si Janine at dumiretso sa kusina. Inaasahan niyang makikita roon si Clark. Subalit isang note lang ang nakita niya sa mesa katabi ng almusal na inihanda nito. "I'm sorry I had to leave, sweetheart. Dad's in the hospital. Please call me after eating breakfast." Basa ni Janine sa note na iniwan ng asawa. Napuno ng pag-aalala ang dibdib ni Janine. Sa halip na kumain ng almusal ay agad niyang tinawagan ng asawa. "Hey, sweetheart. I'm sorry I had to leave. Katatapos ko lang magluto ng breakfast nang malaman kong dinala si Dad sa ospital." Wika sa kanya ni Clark mula sa kabilang linya. "Okay lang, Clark. Kamusta ang daddy mo?" Nag-aalalang tanong niya. "He had a cardiac arrest, Janine. But thank God he's stable now. Hinihintay na lang namin na magising siya." Umusal si Janine ang pasasalamat sa sinabi ng asawa. "Kumain ka na ba, sweetheart?" Masuyong tanong ni Clark. "Hindi pa. Tumawag agad ako nang nabasa ko ang note mo." "You should eat now, Janine. I'm sorry for leaving you this morning. Hindi na kita ginising dahil alam kong pagod ka." Naginit ang mukha niya sa huling sinabi ni Clark. "Okay lang naman ako, Clark." Nakangusong sagot niya sa asawa. "Really? Then I think I should go harder next time, huh, sweetheart?" "Ano ka ba? Nasa ospital ka, Clark? Huwag ka kang magsalita ng ganyan." Namumula ang mukhang saway niya dito. Narinig niya ang mahinang paghalakak ng lalaki. "I can imagine your blushing face right now, sweetheart. But hey, please eat your breakfast now. Uuwi rin ako kapag nagising si Dad, okay?" "No, mas mabuting dyan ka na muna, Clark. Ako na lang ang pupunta dyan." Pagkatapos niyang mag-almusal ay nagpunta si Janine sa ospital. Tinawagan na rin niya si Olive para sabihing mamaya pa niya makukuha si Mochi. Pagdating ni Janine sa St. Mary's Hospital, ay isang pamilyar na lalaki ang nakita niya sa coffee shop ng ospital. "Clinton?" Wika ni Janine nang lapitan ng lalaki na mag-isang umiinom ng kape sa mesa nito. "Oh, hey Janine, you're here. It's nice to see you again. It's been 3 years since we last saw each other, right?" Nakangiting bati sa kanya ng lalaki. "Yeah, nakita kita dito kaya nilapitan kita. Kailan ka pa nakauwi?" Pinagmasdan niya si Clinton. Sa loob ng 3 taon mula nang huli niya itong makita, ay tila walang ipinagbago ang itsura ng lalaki. Gwapo pa rin ito. Subalit habang nakatingin sa mukha ni Clinton, ay wala na ang paghangang dati ay nararamdaman ni Janine para dito. "Last night lang, I was the one who brought Dad here in the hospital," sagot ni Clinton. "By the way, congratulations on your wedding, Janine. Hindi ako nakauwi dahil biglaan na may importante rin ako inasikaso ron." "Thank you, Clinton. Congratulations din sa'yo. Sabi ni Clark, may girlfriend ka na raw." "Girlfriend? Wala akong girlfriend, Janine." Nagtatakang sagot ni Clinton. "Ha? Pero sabi ni Clark, may girlfriend ka. Hindi ba't yun ang dahilan kung bakit umatras ka magpakasal sa akin?" Kumunot ang noo ni Clinton. Pagkatapos ay umiling ito. "Is that what my brother told you?" "Bakit? Hindi ba yun ang totoo?" "I think it's better if you ask Clark, Janine." Sa halip ay sagot ni Clinton. Naguguluhang napaawang ang mga labi niya. "Are you saying na nagsinungaling sa akin si Clark? Pero bakit niya gagawin yun? Can you tell me the truth now, please?" Tila nagdadalawang isip na tumingin sa kanya si Clinton bago ito tumango. "Nung nalaman ni Clark na ikaw ang babaeng papakasalan ko, nakiusap siya sa akin na umatras sa kasal, Janine. That instead of me, he'll be the one marrying you. Pumayag ako sa gusto ni Clark dahil in the first place, napilitan lang din naman akong pagbigyan si Dad." Ani Clinton sa kanya. "I mean, don't get me wrong, Janine. You're a good woman and anyone is lucky to have you as his wife. But I only see you as a friend." "Don't worry, Clinton. Kaibigan lang din naman ang tingin ko sa'yo. Well, I admit naging crush kita noon. Pero hanggang dun lang yun. I'm in love with someone else now." "Is that someone else, my brother?" Tipid ang ngiting tumango siya kay Clinton. "Pero hindi ko maintindihan kung bakit ginawa yun ni Clark. Bakit siya nagsinungaling sa akin?"
naguguluhang tanong niya sa kaharap. I think I know the reason, Janine. But it's best if you ask my brother. Nakangiting sagot ni Clinton. Speaking of, he's already here. Sa sinabing yun ni Clinton ay bumaling si Janine sa entrance ng coffee shop. Naroon si Clark. Tila natigilan ng asawa nang makita siya nito kasama ang kuya nito. Go, Janine. Talk to him. Muntag sa kanya ni Clinton. Umalis siya sa mesa ni Clinton at lumapit kay Clark. Janine. Bati sa kanya ng asawa. Napansin ni Janine ang halo-halong emosyon sa mukha ni Clark ng mga sandaling yun. Hindi niya alam kung tama ba ang nakita niyang bahid ng takot sa mga mata nito. We need to talk, Clark. Sambit niya sa asawa. Lumunok si Clark bago ito tipid na tumango sa kanya. Pareho silang walang imik hanggang sa makarating sila sa kotse ng asawa sa parking lot ng ospital. Clinton and I had a talk. Nalaman ko sa kanya na wala siyang girlfriend. At kaya siya umatras na pakasalan ako ay dahil sinabi mo sa kanya na ikaw na lang ang magpapakasal sa akin. Bakit mo ginawa yun? Bakit ka na sinungaling sa akin? Tanong ni Janine sa asawa. It's because I'm in love with you, Janine. Sagot ni Clark na siyang nakapagpatigil sa kanya. What? What do you mean, Clark? Malakas ang kabog ng dibdib na tanong ni Janine sa asawa. Humarap sa kanya si Clark at sinalubong ang mga mata niya. I'm in love with you, Janine. College pa lang tayo, mahal na kita. Yun ang dahilan kung bakit lagi kitang inaasar noon. Kung bakit tumanggi ako na ipakilala ka kay Kuya Clinton. At kung bakit lagi kong sinasabi sa'yo na wala kang pag-asa sa kapatid ko. Napasinghap si Janine at hindi makapaniwala sa narinig. You've liked me since then? Pero hindi ba't hindi ka nauubusan ng babae noon, Clark? I was dating different girls back then because I couldn't have you, Janine. Dahil wala kang ibang nakikita noon kundi ang kapatid ko. Sinubukan kong ibaling sa ibang babaeng nararamdaman ko para sa'yo. Umalis pa ako ng bansa at piniling manatili sa Amerika para makalimutan ang nararamdaman ko. Pero sa huli, hindi ka pa rin mawala-wala dito sa puso ko. Hindi pa rin kita magawang kalimutan. Kaya nang malaman ko na ikaw ang babaeng papakasal ni Dad kay Kuya Clinton, kinausap ko ang kapatid ko para sabihin sa kanya na ako nilang ang magpapakasal sa'yo. Nagsinungaling din ako sa'yo at sinabi ko na may girlfriend na si Kuya. Para kalimutan mo na siya at hindi ka na umasa sa kanya. Mahabang pahayag ni Clark. Hinawakan ni Clark ang kamay niya habang diretsyong nakatingin sa kanya. I'm sorry for lying to you, my sweetheart. Maintindihan ko kung magagalit ka man sa akin ngayon. Nagawa ko lang yun dahil mahal kita. At gusto kong magkaroon ng pagkakataon na makapasok sa puso mo. Marahang umiling si Janine kay Clark kasabay ng pag-iinit ng sulok ng mga mata nito. I was shocked, yes. Pero hindi ako galit sa'yo, Clark. You know why? Because I'm actually in love with you too. Pag-amin niya sa asawa. I know I hated you for the longest time. Sinabi ko rin sa'yo na malabo tayong magkasundo. But the unexpected happened. Habang magkasama tayo, nakilala ko ang totoong ikaw. At hindi ko napigilan ang sarili ko na mahulog sa'yo. Hanggang sa namalayan ko na lang na minamahal na pala kita. I can't believe I'm hearing this from you right now, Janine. Kumikislam ang mga matang sambit ni Clark. Hindi mo alam kung gaano ko pinangarap na marinig mula sa'yo ang mga salitang yan. Ngumiti siya sa asawa sa kabila ng luhang nagbabadyang pumatak mula sa mga mata. Hindi ko alam kung bakit ang bilis-bilis ko na in love sa'yo. Siguro nilalagyan mo talaga ng gayuma yung mga pinapakain mo sa akin, no? Mahinang humalakak si Clark. Just admit it, sweetheart. You can no longer resist my charm. Nasimula nung halikan kita, hindi na ako mawala-wala sa isip mo. Ang yabang naman po talaga ng asawa ko. Pasalamat ka, mahal kita. Don't worry. Mahal na mahal din naman kita, asawa ko eh. Masuyong sagot ni Clark. Pinupog nito ng halik ang kamay niya bago siya nito hinalikan sa mga labi. I love you so much, Mrs. Borromeo. Please, let's get married again. This time, I'll give you the best and the grandest wedding that you deserve. Sabit ni Clark nang pakawalan nito ang mga labi niya. I don't need a grand wedding, Clark. Pagmamahal mo lang ang kailangan ko. But sure, let's get married again. Ani Janine sa asawa. Love is really mysterious, you know? Sino mag-aakala lang yung lalaking ka naiinisan ko noon at siyang makakatuluyan ko? Buong pagmamahal na umiti sa kanya si Clark. It's called destiny, sweetheart. Ayaw mo nun?
May magandang istorya tayong maikukwento sa mga magiging anak at apo natin. Ginantihan ni Janine ng ngiti ang minamahal na asawa. Isang beses pa silang nagsalo ng halik bago sila bumalik sa ospital. Tatlong buwan ang lumipas ay muli silang nagpakasal ni Clark. Tulad ng sinabi nito, binigyan siya nito ng isang engranding kasal na dinaluhan ng lahat ng malalapit sa kanila. Kabilang na ang mga naging kaklase nila noong kolehiyo. Dinaluhan din ni Clinton ang kasal nila kung saan ito ang nagsilbing best man. Isinama rin nila sa entourage ng kanilang kasal ang alagang aso na si Mochi. Doble ang naging saya ng mag-asawa ng araw na yon dahil natuklasan din ni Janine na nagdadalang tao na siya sa panganay nilang anak. Pagkatapos maisilang ni Janine ang unang anak nila ni Clark, ay biniyayaan pa sila ng dalawang anak na labis nilang ipinagpasalamat na mag-asawa. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.